Hello guys, welcome back to my channel. This time magluluto ako ng panibagong recipe at ito ay ang pan grilled blue marlin belly. Tara, let's go. Ito siya pag naluto. Pan grilled blue marlin belly. Una natin gagawin ay ihanda muna natin ang mga sangkap na gagamitin natin sa ating lulutuin. Una na nga itong sibuyas. Hiwain lang natin ito ng pagkwadrado at least mga less than 1/2 inch. So, pagkatapos ng sibuyas, sunod naman natin itong kamatis. Ganon din ang procedure. Medyo makapal lang slices niya kasi gagawin natin itong cube ang pagkakahiwa. Napansin nyo guys, ang ganda ng quality ng kamatis. Big size po yan. Bali, mga 2 inches by 3 inches halos yan. Yan, makita mo ang isang piro. Ganyan din kalalaki pag naghihiwa ako ng pangpalaman kapag gumagawa ako ng bangos na iihawin. Ang dahilan ay para hindi ito masyadong lumambot o ma-overcook. Ngayon, lagyan naman natin ito ng paminta. Sunod yan ay asin at seasoning. Yan ang asin. Tansya lang ayon sa mga panlasa natin. Nasa sa inyo po yan kung matabang o maalat kayo mag-timpla. So, ganun din sa ating seasoning. Actually, pwede naman itong optional. Pwede naman hindi ka maglagay nito. Haluin muna natin ito para maging equal ang distribution ng ating mga sangkap na panimpla. Kaya nga, sabi ko kanina, para ka lang gumagawa nito ng palaman sa bangos na iihawin. Pero ito, iba ang sistema na gagawin ko rito sa aking pan-grill na blue marlin. At mapapansin nyo, para lang kayong gumagawa ng pangpalaman sa iihawin na bangos. Sunod na handain natin ay ang blue marlin belly. Yan, dahil medyo makapal ito, so hinati ko pa sa dalawa. Mapapansin nyo guys na pink pa ang kanyang kulay. Ibig sabihin, sariwa talaga siya. Ang palatandaan naman, kapag ka hindi na sariwa, iba na ang kulay. Maputla na, hindi ganyan ang makikita nyo. Pwede na natin itong timpla ng salt and pepper ayon sa ating mga panlasa. So, back to back, lalagyan natin yan ng asin at pamintang pinong-pino. At ang pinakalas na ihahalo natin dyan ay yung ating seasoning. At again, kagaya sinabi ko kanina, pwede naman itong optional. At ang panghuli na ilalagay natin ay ang ating seasoning. Now, nasa sa inyo po yan kung maglalagay kayo o hindi. Gaya nga ng nasabi ko kanina, pwede naman itong optional. Hayaan lang muna natin ito na ma-absorb na mabuti ng isda ang mga pampalasa na ating inilagay. Lalo, lulutuin ko na rin naman ito kaagad. Tamang-tama kasi dumating ang aking panganay na anak at gustong-gusto niya yung ganitong niluluto ko. Ayan, so kailangan lang natin na ma-absorb ang lahat ng mga panimpla na ating inilagay dito sa isda para pasok na pasok. Gamit din tayo ng butter at canola oil. Bali, 1 tablespoon lang na canola oil at 1 tablespoon na butter ang ating gagamitin. Sapat na yan para sa ating lulutuin ngayon.
Hayaan lang muna natin na matunaw ang butter, then pwede nating ilagay ang ating isda. Ayan, ready na siya. Pwede nating ilagay ang isda. At dahil mas madaling lutuin ang isda, it will only take about 5 minutes ang one side, then another 5 on the other side. Ayan, i-close up nga natin para lalo nating makita yung ating niluluto. Ayan, so pink na pink ang laman ng isda nating nabili. By the way, pag ganito nga palang ating niluluto, nasa medium ang setting ng ating apoy. Medium low. Una, para ma-avoid natin na masunog ang butter. Ikalawa, dahil maikli lang yung oras na gagamitin natin para lutuin itong isda. At bago pa maluto itong unang side na ating isinalang, ayan, inilalagay ko na yung mga mixture ng sibuyas at kamatis kanina na tinimplahan natin. Ayan, tamang-tama kasi yan, pagka binaliktad natin, halos sabay silang maluluto, pati yung mga ingredients na yan na inilagay natin ngayon. Ayan, mga ilang seconds na lang, pupwede na natin itong baliktarin para yung kabilang side naman ng ating lulutuin. Guys, meron kayong mapapansin na nung binaliktad ko, nagkaroon ng curve yung isda. Hindi yan dahil sa payat yung isda, kundi dahil yung film na nakakapit sa belly ng isda ay naluto na at nabanat siya, or umurong. Ay, dyan na naman yung term na umurong. So, kaya bumalikto. So, ang pinaka-solusyon dyan ay putulin siya. So, mamaya papakita ko sa inyo. Lited na nagiging dahilan ng pagkakaroon niya ng curve. Actually, yung isda na yan, yung ibang parte niyan ay niluto ko na ng sinigang at napakasarap niyang sinigang or kusido. At kaya siya masarap dahil mataba ang isda na itong nabili ko.
Ayan, tingnan nga natin ito. Close up natin. Ayan, makikita natin na luto na ito at tamang-tama. Pwede nang ilipat sa lalagyan. Ayan, kain na tayo. Sarap.